Magandang hapon mga lods, back dito sa ating mini kalabasa farm. At magpapansin nyo dyan, napakalago na. At siguro may lang lang tayong few weeks at mag-umpisa na yung dahon niya na mag kasi matanda na ito guys. At dahon niya magiging brownish yan kapag ano na siya, medyo hinog na yung kanyang dahon. So ayan, at kasi meron tayong ano dito guys, meron tayong demand sa ating mga customers doon sa ating bagsakan. Ang sabi nila ay naghintay sila, wala akong sinabihan dito guys na nag-farm akong ng ito maliit na kalabasa, pero siguro may nag-inform sa kanila na nagtatanim ako ng maliit na kalabasa. Hindi ko alam kung ano ito, pero tingin ko talagang demand ito sa market kasi yung mga online na nagluluto ay yung maliit nilagyan nila ng mga ano guys. Kasi pupakita ko sa inyo yung kalabasa. So ayan guys, ito yung kalabasa na at least 100 dito guys, dalawa. At medyo may mga reject dito, maliliit. Ayan. So ayan, ito kasi guys ay binubutasan nila dito, ganyan. At yung laman nito ay napakasarap at na kasi Indian breeding ito guys, at kahit na maliit ito guys, napakasarap nito at napakatamis. So yung iba nilalagyan ng mga ano dito guys, doon sa loob kinukuha nila yung mga buto-buto at nilagyan nila ng mga meat o yung mga karne at saka yung iba-ibang uri ng panglasa na mayroong mga cheese, mayroong mga butter. Ayan, so yan po yung ilalagay, mga ano guys, mga milk o yung mga gatas. So yan po yung ilalagay dito sa loob at makikita mo sa online na cooking dito sa Japan na ito hindi man ito kasi maliit, napaka ano lang siya guys, parang siguro 8 ranges ito, mga nasa around 350 grams ito at ito nasa around 800. So yan lang po yung laki niya. Ito na po yung pinakamalaking size doon sa kalabasang ito. At kahit na ano ito guys, ayan, medyo hindi pa siya darker yung kanyang, hindi katulad dito guys na dark siya. Ito yung tamang ano guys, gulang ng kalabasa na i-harvest natin. Pero kasi di man na tayo guys, dalawang beses na sinabihan ito na doon na naghihintay sila sa aking kalabasa. So kaya tinry ko ngayon, siguro mga 100 lang, 100 pieces yung ating ilalabas ngayon. At kahit pa hindi siya, kulang pa talaga siya guys yung kanyang yung kanyang stock. Talagang kulang ng kunti. Siguro mga 1 week or 10 days yung kulang niya, pero try natin kasi apurado na sila, pinapura na tayo dito. At kahit na ito guys, naka-reserve na ito, may order dito. At kasi yung bagsakan natin sa pipino ay nalaman nila nagtanim ako rito. So share lang natin ng konti. So actually yung bunga kasi dito guys, pansin nyo, papakita ko sa inyo yung ating kalabasa. So dito guys, meron tayong sample. Ayan. So ito yung sample natin, yung ating vines ng ating kalabasa. So i-closer look. Ayan. So mapansin nyo dyan sa isang vine niya, napakaraming bunga niyan. Ayan. So yung ito sunod-sunod dalawa, yung isang vine na to, ayan. Pansin niyo diyan, yung vine na to ay dalawa. At dito sa kanyang dulo, meron ding dalawa. Ayan, dalawaan. So, tapos dito sa pinakadulo niya, meron ding dalawa. Ayan, so kumbaga, ano guys, dalawaan yung kanyang bunga at kahit na maliit siya ay marami. So, yung isang puno nito guys ay kinat natin sa yung kanyang talbos, pinaka main stem na talbos niya kinat natin. At yung apat na sangayan po yung pinag-spread natin dito sa isang one direction lang dito sa left. Kaya crowded yung dahon. So wala na tayong makikita diyang vacant space. So crowded na yan. At kahit na na-stress siya guys sa hangin, yung pinalabas natin to, So yung successful rate niya ay napaka taas. Siguro nasa around 80% kahit na-stress siya, ay nagiging bunga pa rin siya. Yung katulad nito. Ayan, so ibig sabihin ay maganda yung kanyang ano guys, yung kanyang survival rate, yung kanyang bunga, at maganda yung kanyang pagbunga kasi ipalagay na natin sa isang stem kasi apat na stem yung tatlo hanggang apat na stem yung ating pinalabas dito. So yung ibig sabihin, meron tayong makukuhang ibig sabihin pag dalawa o walo, kung makatatlo tayo, so 12 na piraso sa isang puno. So yan po yung average na ma-harvest natin dito. So hindi na tayo mag-ano dito guys, mag-count dito. Pagkatapos yung makalabas ng tatlo ay hindi na tayo mag-count pang apat o pang lima. Kumbaga generalize na lang natin sa isang steam.
Kasi hindi natin alam yung mga steam yan, dalawa lang ang pinalabas niya kasi hindi nagsaksis yung dalawang kasunod. So yan po yung ano natin dito guys, yung cultivation ng, actually first time ko mag-cultivate nito, yung kalabasang ito. Hindi ko alam kung anong klaseng kalabasa rito. At kasi online ay napaka-indiman nito. At kahit na saan ka supermarket ay may maraming bumibili dito guys kasi yung size kasi nito guys ay ayan. So it consumable only once. So hindi po katulad ng atin sa kalabasa na i-slice natin yung remaining slice ay i-preserve natin hanggang sa mabubulok. Ito walang bulukan ito guys kasi yung size niya ay maliit lang. Ayan. So isang i-consume lang ng isang beses at wala na. So talagang ano siya, napakaganda niya sa market. At wala pa masyadong nagtatanim dito guys, nagtatanim dito rito. So tinignan ko muna kasi mayroon akong nakikita sa mga online cooking na ito. Medyo maganda rin yung ano niya. Maganda rin yung yung hugis niya at saka yung demand niya. Ayan, so makikita nyo dyan. Ayan, tingnan dalawa yan. Ayan. So makikita nyo dyan yung kanyang galawan ng kanyang bunga. At yung iba ay yan. Kahit na maliit yung sanga ay may dalawang bunga. So try natin guys. Kasi pag nag-click ito ay siguro next year ay ito lang yung itatanim ko. Matitigil ako sa malalaki kasi parang ano na nakakasawa na. So ayan. So ayan guys, try muna natin ito. At kapag maganda yung presyo, pag bagsak natin kasi bukas pa na pag ano natin ngayon, ibagsak natin ngayon, bukas pa natin malalaman yung presyuhan dito sa ating kalabasa. So ayan. Siguro yan lang muna yung update natin for today dito sa maliit na kalabasa. Nag-upisa tayo mag-harvest first time. At medyo kulang pa talaga yung gulang niya pero try natin na ibagsak yon. So ayan, at yan lang muna for today. Kasi bukas guys, ulan ng malakas at medyo lutang na naman tong area na to. At sinubukan natin, try natin kumuha ngayon kasi bukas hindi tayo magkakuha. At last, anong bukas kasi market, Sabado walang market, ay magpahingan tayo ng konti. So ayan, yan lang muna siguro for today. At see you guys on the next one. Bye bye.